Sa mga nag-aaral pa lang, mag-ingat kayo kasi hindi mo alam, baka minumura mo na pala yung boss mo o kaya kung hindi naman, sinasabihan mo ng darling. Okay, so number one, ito ay ang anata. Ang anata, ito talaga yung makikita nyo sa mga textbook. Ito din yung sabihin na nating pinaka-common na translation ng you in Japanese. Pero actually, hindi masyadong ginagamit ang anata kasi ginagamit lang ang anata kapag hindi mo alam yung pangalan ng kausap mo. O kaya hindi mo alam kung paano siya tawagin. Kunyari may tumawag sa iyo, sinabi niya yung pangalan niya, hindi mo nakuha. Paano mo sabihin niya ulit sa iyo yung pangalan niya? Dito pumapasok ang anata. Anata no namae o muichido kete mo ii desu ka? Ang anata ay you, ang anata no namae ay your name. Muichido is one more. Kite is ask. Kumbaga, your name. I want to ask one more time. Ii desu ka? Is it okay? So, in the sentence, parang mong sinasabi, may I ask your name again? Ang anata, ginagamit din to ng mga couples. Halimbawa, yung babae, tatawagin niya yung lalaki ng anata. Minsan, ang translation na nito ay darling. Kaya, huwag mong gagamiting anata. Huwag mong sasabihin anata yung boss mo. Kahit sabihin mong, boss, gusto mo bang gawan kita ng kape? Huwag mong sabihin you. Kasi baka ang dating sa kanya ay tinatawag mo siyang darling. May makaaway ka pang asawa. Kaya, no. Kasi kung halimbawa kilala nila yung kausap nila, kadalasan tinatawag nila ito sa last name nila. So kunyari, Tanaka, sasabihin lang nila Tanaka-san, dadagdagan nila ng san. Ang san kasi in Japanese, Mr. o kaya Miss. Pwede mo ring tawaging chan kung babae. Pero kung san kasi, either lalaki or babae, kadalasan tinatawag na nilang san. Pwede mo ring sabihin chan kapag yung kausap mo ay bata o kaya babae. Pero kasi kahit matandang babae na, parang mas madalas na ginagamit yung san kaysa chan. Kasi chan parang may cuteness na dating kapag tinawag mong chan. Halimbawa, ang batang babae ay pangalan na Naoko. Kapag sinabi mong Naoko-chan, parang batang-bata pa siya. Kaya minsan kapag matanda na, kahit babae, tinatawag naming san. Tanaka-san, Naoko-san. Kung halimbawa naman, tingin mo ay mas mababa sa iyo yung kausap mo. Kunyari, may anak yung kaibigan mong bata. Tapos tatawagin mo yung anak niyang bata. Dadagdagan nila ng kun. Kunyari, ang pangalan ng anak ng kaibigan mo ay Aki. Sasabihin lang nila, Aki-kun. Tatawagin nila, Aki-kun. Pagsama, yun na yung mga guest o kaya mga customers na kailangan ng higher degree of respect. Pag naman sa trabaho, ang boss nila ay tinatawag na Sacho. Ito yung pinakamataas na sa isang trabaho. Pag tinawag naman nilang senpai, yung isang tao, ito yung mas nauna sa kanila, kumbaga mas senior sa kanila. Kaya tatawagin nila senpai o kaya Sacho. Halimbawa, may gusto kang ipagawa sa kaopisina mo, sasabihin mo, can I disturb you for a second? Pag sa kanila, hindi nila sasabihin yung can I disturb you? Sasabihin nila senpai o kaya Sacho o kaya Tanaka-san, ima choto ii desu ka? Parang now, okay ka ba ngayon? Pwede ka bang maistorbo? Ganun sila magtawag ng isang tao. Sobrang dalam nila gamitin ang you sa isang sentence. Second ways to say you in Japanese ay kimi. Ito naman ay medyo hindi siya formal, pero hindi naman siya ganun karud. Hindi lang siya formal, hindi ganun karud. Minsan, ginagamit to sa mga kakilala mo na. Halimbawa, kimi wa nani o shiteru no desu ka? Ibig sabihin, what are you doing? Kimi is you, ang nani ay what, ang shiteru is doing. So, desu ka, naging question form. Kumbaga sa buong sentence na yon is what are you doing? So kung halimbawa kakilala mo, okay lang na sabihin mo na what are you doing. Pero kung medyo hindi kayo close o kaya hindi mo naman kilala, pag sinabi mong what are you doing, medyo rude ang dating. Ganun din naman sa language natin. Kung hindi mo kakilala yung tao, tapos sinabihan mo lang na anong ginagawa mo, ay medyo hindi maganda ang dating. So ganun din sa kanila. Number 3, omae. Ito yung medyo rough, pero kung kakilala mo pa rin yung kausap mo, katanggap-tanggap pa. Ikaw nga sa language natin, ito yung parang tinatawag na uy eh. Uy.
pagkaibigan mo, kakilala mo yung tinawag mong uy, parang okay pa. Pero kapag hindi mo naman kilala, tapos tinawag mong uy, parang medyo off ang iyong dating. Ganun din ito. Kapag umaye, okay lang sa kakilala mo. Pero kapag medyo hindi na kayo close o hindi mo nakakilala, ang pangit na tawagin kang uy. Diba? Halimbawa, umaye wa mada ikiteru. Ang umaye, ibig sabihin you. Ang mada ay parang still. Tapos, ang ikiteru ay alive. So, kaya parang tinatanong mo, you are still alive? Uy, buhay ka pa? O, diba? Kapag kilala natin yung tao, okay lang nasabihan mo ng, uy, buhay ka pa? Pero kapag halimbawa, hindi mo kakilala o kaya hindi naman kayo ganun ka-close, tapos sinabihan mo ng, uy, buhay ka pa? Medyo off naman talaga yung dating. Next is teme. Ito naman yung medyo masama na yung dating. Kapag siguro sa atin, kapag sinabi mong teme, parang hoy na dun sa atin. Parang you, galit ka na, you. Dito sa Japan kasi wala silang masyadong pagmumura na mga words. Kaya itong teme, minsan, kinagamit ito sa pagmumura. Kapag galit na sila sa isang tao, sasabihin lang nila, hoy, o kaya, teme, hoy, ganun. You bastard, teme. Parang yun ang dating sa kanila. Kaya kahit kaibigan mo siya, pero pag tinawag mong teme, medyo, baka mag-aaway na kayo. Number 5, kisama. Kisama ay ginagamit talaga sa mga kings. Ang literal na translation nito ay your majesty. Kaya kapag sa workplace at tinawag kang kisama, parang pang-asar na ang dating nun. Kumbaga, tinatawag kang yes, your majesty. Mas magandang iwasan na lang to at hindi rin naman talaga ginagamit to sa pang-araw-araw na buhay ng Japanese. Kinagamit lang to sa mga anime o kaya sa mga samurai films o kaya sa mga gangster films. Hindi mo to maririnig sa pang-araw-araw ng mga Japanese kasi medyo hindi na talaga maganda yung word. Ayokong masyadong pahabain ang video na to. Gusto ko talaga ng mga short videos lang. Thank you for watching. Matane. Arigato gozaimasu. Kore kara mo yoroshiku onegai shimasu.